May mga tanong si Joey De Leon kaugnay sa listahan ng Yes Magazine ng 50 most powerful and most influential in showbiz. Sa tingin niya kasi, may mga karapat-dapat na mapasama, pero wala naman sa listahan. Ang chika mula kay Nelson Canlas. Takeshi, tahas ang kinwestiyon ni Joey De Leon ang inilabas ng Yes Magazine na listahan na 50 most powerful and most influential in showbiz. Lupos niya raw iniisip ang criteria na ginamit ng Yes para mabuo ang kontrobersyal na listahan. Ikaw pa, powerful ka dahil nirespeto ka unang-una ng mga tao ng nakararami dahil ikaw ay may nagawa ng kabutihan, wala kang bahid ng panluloko sa kapwa mo. O ikaw ay powerful lang dahil ang daming ano sa iyo, naghahanap ng trabaho o humagluluhod sa iyo, humihingi ng tulong o ano ba? Nowhere does it say here that the stars we were looking for should be the most religious, the kindest. Our criteria have to do with which stars were powerful from January 2008 to March 2009. Nakatuon naman daw ang tanong ng ace comedian sa kung sino ang hindi napasama sa listahan. May hinahanap pa raw siyang mga tao na dapat ay kinonsidera ng babasahin. Naguluhan ako eh. Iba-ibang tao eh. Hinahanap po. Explain na lang nila ba't wala yung newscasters. Bakit wala? Ang newscasters kasi pag humarap sa'yo araw-araw, kahit anong sabihin niyan, tinatanggap mo. Powerful yun. What makes them powerful? It's essentially the networks that make them powerful. Why? Because local entertainment today is essentially shaped by the biggest networks. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings.